Good day mga ka-sports natin dyan. Atin ngayon kikilalanin ang mga outside hitter na kasama sa First Six at maglalaro sa darating na PBL. Sino-sino ang mga magagaling na outside hitter? Atin yan sisiyasatin at ihimayin kung sino ngayon sa kanila ang mangunguna sa larangan ng volleyball sa darating na PBL. Narito nga mga ka-sports natin dyan. Lahat po ng mga team na maglalaban-laban ay iisa-isahin natin ang lahat ng mga outside spikers. Kilalanin niyo po ang ating mga outside hitter na talagang tumitindi ang kanilang preparasyon para mapanatili nila ang kanilang magandang performance at mapaangat nila ang kanilang standing sa darating na PBL. Narito na nga mga ka-sports, atin ang kilalanin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga kaganapan pagdating sa volleyball. Drop it! The best of the best outside spiker. Sagupaan na sa PBL. Unahin na natin ang ating Des Cheng ng Chocomucho Flying Titans. Isa si Des Cheng sa mangunguna sa First Six ng Chocomucho, kung saan ibabantera niya ang Chocomucho sa darating na PBL. At si Des Cheng nga ang isa sa mga key player ng Chocomucho Flying Titans. Pangungunahan to ni Des Cheng dahil alam naman natin na maganda ang performance na ipinapakita ni Des Cheng simula po nang nakapasok siya sa Chocomucho. At malaki na ang kanyang naiaambag sa team dahil mayroon na silang connection ngayon ng ating boss Dina Wong. At nadala niya talaga ang kanyang galing simula nang nasa De La Salle siya hanggang sa ngayon. Dahil hanggang sa ngayon po mga ka-sports, kita natin na si Des Cheng po ang isa sa mga nagpapaangat pagdating nga sa laban sa PBL. Good luck na lang kay Des Cheng. Siyempre, kung may Des Cheng mga ka-sports, nariyan naman itong si Isa Molde bilang outside hitter ng Chocomucho. Malaki na rin ang potensyal ni Isa Molde dahil kita natin na bumalik na ang kanyang galing. Dito masusukat muli ang laban nila sa PBL kung magle-level up pa muli ang Isa Molde natin, dahil alam naman natin noon na si Isa Molde ay mahina na, pero good news dahil bumalik na ang kanyang kagalingan. Samantalang hindi rin dito magpapadaig ang ating Signal HD Spikers na si Rachel Andakis bilang outside hitter. Si Rachel Andakis ay napakalaki na rin po ng kanyang pangalan sa larangan ng volleyball. Kilalang kilala na siya dahil noon hanggang sa ngayon ay nakikipagsabayan siya sa mga baguhan at hindi po nagbabago ang kanyang angking galing. Dahil si Rachel Andakis kahit nasa 30s na, pero kitang-kita natin na level up pa rin ang kanyang galing. Kahit masasabi natin na itong si Rachel Andakis ay madadala niya pa rin ang kanyang team sa darating na PBL. Dahil isa nga si Rachel Andakis sa mga key player rin ng Signal HD Spikers. Kaya maganda pa rin ang magiging performance ni Rachel Andakis at madadala niya ang kanyang buong team. Nariyan naman si Ces Molina bilang outside hitter din. Isa po si Ces Molina sa pinakamagaling rin na ating outside hitter. Isa rin po siya sa mga key player ng nasabi nating team ng Signal HD Spikers. Kilala natin na si Ces Molina ay isang kalaban na player. Alam din natin na wala siyang inaatrasan kahit sabihin natin na magagaling at marami ng mga baguhan ngayon na mga outside hitter din. Pero kita natin sa mga performance na si Ces Molina ay isa pa rin sa mga nagle-level up ang galing. Naniniwala ako mga ka-sports natin dyan na magiging maganda rin ang kanilang standing sa darating na PBL. At syempre, speaking naman sa magaling, nariyan pa rin si Gretchel Soltones. Kilala natin si Gretchel Soltones na isa sa pinakamagaling rin na outside hitter. Alam rin natin mga ka-sports natin dyan na noon ay hindi siya masyado nagagamit dahil nga nariyan si Myla Pablo. Pero sa ngayon nga po, dahil nga umalis na si Myla Pablo at iniwan niya na nga ang team ng Petrogas Angels, muling nagbabalik si Gretchel Soltones sa loob ng court upang patunayan niya na kaya niya pa rin paangatin ang Petrogas Angels kahit wala na ngang Myla Pablo. Good news pa rin para sa mga fans ng Petrogas Angels dahil kahit wala silang Myla Pablo, mayroon naman tayong magaling rin na outside hitter na si Nicole Chamson.
kilala rin natin na itong si Chami ay isa rin sa pinakamagaling rin na outside hitters. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, patutunayan naman ngayon ni Nicole Chamson na karapat-dapat nga siya bilang maging K-players. Kinakailangan na mag-level up ang galing ni Nicole Chamson sa darating na PBL dahil nga wala na silang Myla Pablo. Isa na rin siya sa aasahan ng buong team. Samantalang mga ka-sports natin dyan sa Akari naman ay pangungunahan naman ni Jomar Aguinot bilang outside hitter ang nasabi natin kanyang team. Bago pa lang mga ka-sports natin dyan ang Akari, pero kita natin na palaban ang lahat ng kanilang team. Maging si Jomar Aguinot ay binigyan ng isang pagkakataon ni Coach Sosa De Brito, kung kaya nga palagi nga siyang ginagamit na starter lineup. Narito naman mga ka-sports natin dyan ang kanyang katulong from Ateneo Ren na si Erica Raagas bilang outside hitter. Kilala natin na itong si Raagas ay nag-level up na rin ang kanyang galing at napalabas nga to ni Coach De Brito. Magaling na si Raagas noon pero kita natin ngayon na mas palaban siya sa ngayon. Lalo na ngayon dahil ang conference ngayon ay all Filipino, kinakailangan nga ni Raagas Ren na magdoble effort para nga ang kanilang team ay hindi mangulelat. Pero alam naman natin na talagang palaban si Jomar Aguinot at itong si Erica Raagas bilang outside hitter. Good luck na lang sa Akari. Narito naman mga ka-sports natin dyan from Ateneo pa rin na si Jules Samonte bilang outside hitter naman ng PLDT. Alam rin natin na itong si Jules Samonte simula nang nasa Ateneo siya hanggang sa ngayon ay magaling na. Pero mas gumaling pa siya ngayon dahil isa na nga siya ngayon palaging kasama sa first six. Base naman mga ka-sports natin dyan sa ating pananaliksik, kita natin na itong si Joel Samonte ay isa talaga sa mga magaling rin na outside hitter natin. At syempre mga ka-sports natin dyan, hindi talaga magpapatalo si Joel Samonte dahil isa rin siya sa mga inaasahan ng kanyang team. Kinakailangan na mag-level up talaga si Joel Samonte para lalong ganahan ang kanilang bagong pasok na K-player din na si Michelle Morente bilang outside hitter. Malaki ang maitutulong ni Michelle Morente sa team ni Mika Reyes. Dahil alam na rin natin mga ka-sports natin dyan na kahit nagdilasal itong si Michelle Morente ay hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na magkasama noon sa Ateneo si Morente at si Jules Samonte. Kung kaya ngayon pagtutulungan naman nilang dalawa na mapaingat ang sabi nating team ng PLDT. Good luck kay Michelle Morente sa kanyang bagong team. I hope na mas maganda ang kanilang performance sa darating na PBL. At syempre, speaking sa magandang performance, si AJ Laure bilang outside hitter naman ng Cherry Tigo. Kilala na natin itong si AJ Laure na talagang palaban pagdating sa loob ng court. At gustong-gusto rin talaga nila makapasok sa Final Four. At nagawa naman to ni AJ Laure ng last PBL Reinforced Conference. Kung baga, maganda ang kanilang naging resulta dahil sa kanilang pagpupursige kasama nga si Maylin Paat. Pero sa ngayon kasi mga ka-sports natin dyan ay wala na nga tayong mga import at all Filipinos na ang labanan. Kung kaya kinakailangan talaga ni AJ Laure na magsumikap upang muli nilang mapanumbalik ang kanilang standing at makapasok sila sa Final Four. At syempre makakapasok sila sa Final Four bukod nga sa napakagaling na bagong pasok na si Pongay Gaston bilang outside hitter. From Choco Mucho naman siya mga ka-sports. Sa ngayon nga ay iniwanan niya ang Choco Mucho at lumipat nga siya sa Cherry Tigo. Madalas kasi itong si Gaston na nakabangko sa Choco Mucho. Kung kaya mas maganda talaga na lumipat siya sa ibang team at napunta nga siya sa Cherry Tigo. At dahil nga nasa first six nga itong si Gaston, kinakailangan na patunayan niya na karapat-dapat siya sa slot na yan upang hindi siya muling maibangko. Pero sa tingin ko naman mga ka-sports ay magaling naman itong si Pongay Gaston at nakita na natin ang kanya mga performance sa Choco Mucho noon. Good luck na lang sa kanilang team. Speaking naman sa magaling, nagbabalik rin si Chuck Cruz Behag bilang outside hitter ng F2 Logistics. Alam rin natin na naudlot nga ang karera niya sa pro dahil nga nagkaroon nga siya ng babies. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, sa pagbabalik nga ni Chuck Cruz Behag ay namimiss niya na nga maglaro ng volleyball. At muli siyang nakapasok sa F2 Logistics kung saan nga mga ka-sports ay kasama nga siya sa first six. At syempre mapapabilis ang trabaho nila kung tulong-tulong dahil narito na nga si Myla Pablo bilang outside hitter nga ng F2 Logistics. Iniwan niya na rin ang Petrogas Angels at ni
nilayasan niya nga ito dahil nga mga ka-sports natin dyan sa samot-saring mga issue na mga kumakalat. Pero ngayon mga ka-sports, narito na nga si Myla Fablo at binasag niya na ang katahimikan kung saan nga ay masaya na siya ngayon sa nasabi nating team ng EFTO Logistics kung saan ay tanggap na tanggap siya dito ng buong puso. Sa ngayon po mga ka-sports natin dyan ay nasa EFTO na siya at dito naman papatunayan ni Myla Fablo na siya ay karapat-dapat sa F2. Samantalang si Eliza Valdez naman bilang outside hitter naman ng ating Curling Cool Smashers ay napapabalita noon na hindi maglalaro dahil nga alam naman natin na nakaraan po na PBL Reinforced Conference ay nagkaroon nga siya ng injury. Pero sa ngayon mga ka-sports natin dyan, narito na nga mga ka-sports, nagbabalik na ang ating Phenom Superstar Eliza Valdez kung saan nga makakapaglaro daw di umay ito sa darating nga na PBL. Good news naman to para sa mga fans nga ni Eliza dahil nga hinihintay talaga si Eliza ng mga fans na ito ay makapaglaro nga sa darating na PBL. Samantalang mga ka-sports natin dyan, hindi na natin dapat questionin pa si Eliza Valdez dahil kilala naman natin na ito na isa sa pinakamagaling rin natin outside spiker. Good luck na lang mga ka-sports natin dyan sa pagbabalik nga ng ating Phenom Superstar Eliza Valdez sa darating na yan na PBL. Narito naman muli mga ka-sports natin dyan ang ating outside hitter na pinakamagaling. Wala pong iba yan kung hindi ang ating Queen Gemma Galanza. Isa po si Gemma Galanza sa mga magagaling natin na spikers at hindi na po natin dapat yan pag-usapan pa dahil alam natin na magaling na itong si Gemma Galanza. Makakatulong siya ng ating Phenom Eliza Valdez upang muli nilang madepensahan ang kanilang title bilang kampiyon sa darating nga ang PBL dahil po sa All Filipinos po na conference sa PBL ang Creamline Cool Smashers po ang champion. At syempre dahil po yan kay Eliza Valdez, kay Gemma Galanza at ng kanilang buong team. Good luck na lang po sa ating Eliza at Gemma Galanza. Samantalang mga ka-sports natin dyan, pangungunahan naman bilang outside hitter ng ating Honey Royce Tuvino ang nasabi nating Army Lady Troopers. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan, inamin nga po ni Honey Lynn Royce Tuvino na kulang po sila sa player. Pero sinabi niya na lalaban daw sila kahit kulang sila dahil wala daw tayo magagawa. Ganun daw talaga mga ka-sports natin dyan. Kinakailangan lumaban kahit nga kulang-kulang ang mga player. Sa totoo lang po mga ka-sports natin dyan, isa po si Tuvino sa pinakamagaling po natin na volleyballista. Nagkataon lang po mga ka-sports natin dyan na hindi na ganong kalakas ang kanyang nabilangan na Team Army. Pero mga ka-sports natin dyan, masasabi ko na itong si Tuvino ay isa sa pinakamagaling na volleyballista ng ating bansa. Narito naman mga ka-sports natin dyan, si Audrey Paran na isa rin outside hitter. Galing naman siya mga ka-sports natin dyan sa NU Bulldogs. Dito naman mga ka-sports ay pinapatunayan naman ni Audrey Faran na karapat-dapat nga siya sa first six. Makakatulong nga siya ni Tuvino. Kita na rin natin sa mga performance na nakaraan na laban ni Audrey Faran kapag all Filipinos ay talagang pumapalag ito. Kung kaya nga sana nga mga ka-sports natin dyan ay mag-level up pa ang galing ni Audrey Faran para nga makapasok naman ang Army sa darating na PBL sa top 4. Dahil nga mga ka-sports matagal-tagal na silang hindi nakakapasok nga sa top 4. Pero sana po mga ka-sports ay makapasok na sila sa final 4 para po mga ka-sports maiba naman ang ating laban. Sa ngayon nga mga ka-sports natin dyan, nakilala na po ninyo ang ating mga magagaling na outside hitter. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, sa darating po na PBL, sino po kaya magle-level up ngayon na outside hitter at sino sa kanila ang pinakamagaling? Comment na lang po kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. At syempre mga ka-sports natin dyan, para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga kaganapan pagdating sa volleyball, huwag nyong kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe at manatili po kayo sa ating YouTube channel dahil mag-update tayo regarding nga sa mga laban nila sa darating na PBL. Laban na Pilipinas. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball.